Mga kaibigan, the bad news is this. Lahat ay nagkasala, kung kaya ang lahat ay pupunta ng impyerno. Ngunit salamat sa Diyos dahil ang daan papunta ng langit ay hindi ang ating kabutihan. Dahil kung ang daan papuntang langit ay ang kabutihan, wala kahit isa sa atin makapapasok sa langit. There is none righteous, no, not one. Ngunit salamat sa Diyos dahil ang daan patungo ng langit ay sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Yesu Kristo doon sa krus. Si Kristo ay nagpakahirap. Si Kristo ay dinanas niya yung kamatayan na dapat danasin ng bawat pagkakasala. Dinanas niya yung pighati, pagpapakahirap, parusa na nararapat sa taong nagkasala sa Diyos. Si Jesus na anak ng Diyos na walang kasalanan ay para bang may kasalanang namatay sa krus ng Kalbaryo. Sinabi sa banal na kasulatan, "For He hath made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him." Ang kanyang kabatayan ay tinanggap ng Diyos bilang handog pantubos sa atin mula sa kasalanan. Ito ay ang ating pag-asa na si Jesucristo, isang Diyos na nagkatawang tao, ay namatay sa krus, inilibing at pagkatapos ng tatlong araw ay muling nabuhay upang iligtas ka mula sa pagkakasala, upang pagkalooban ka ng buhay na walang hanggan, upang iugnay muli ang nasirang relasyon mo sa Diyos dahil sa kasalanan. Ito ay sa pamamagitan ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan at pagtitiwala kay Kristo Jesus bilang iyong tagapagligtas. O mga kaibigan, ito ang inaalok sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Yes, for the wages of sin is death, but there is good news. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kaloob ng Diyos na walang bayad, isang regalo na hindi mo kailangang paghirapan, pagtrabahuan, kundi hinihiling at hinihingi at tinatanggap lamang ito sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Manampalataya kay Jesucristo. Manalig sa tinapos niya na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ang pagpapakabuti, ang pagiging relihiyoso ay hindi daan para pumunta ng langit, kundi yung tinapos lamang na gawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. The rest, mga kasinungalingan, daan tungo sa kamatayan. Nakilala mo na ba si Jesucristo bilang iyong tagapagligtas, kaibigan? Ito lamang ang pag-asa na ibinigay ng langit na ating ikaliligtas sa pangalan ni Jesus. Pagtitiwala na ang kanyang kamatayan ay sapat upang linisin tayo sa ating pagkakasala. Ang kanyang kamatayan ay sapat upang iugnay tayo sa Diyos. Dahil sa nasirang relasyon natin sa Diyos, walang ibang pag-asa. Ang kaligtasan, ang tagapagligtas ay si Jesucristo lamang.